laki na ng Peterbilt 79 na ito. Laki ng makina, ang linis. Ayun oh, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Una sa lahat, shout out ko muna si Manoy, yung brother ni Kevin, si Pinoy Maneho, na madalas ko siyang kausap. At ang sabi ni Brad Pinoy Maneho, si Manoy nga ay madalas sumuporta, manood sa ating mga video vlog at natutuwa siya sa ating mga video. Kaya shout out sa iyo, Manoy. Shout out ko na rin yung pinsan ng aking asawa na nandyan sa Saskatchewan, si Manoy Rene. Kumusta kayo dyan, Manoy Rene? Pag may time, dalaw kami dyan sa inyo. Alam ko nanonood din sila. Ayun mga kaibigan, dumating na nga po tayo sa puntong signing of contract. Bali, isasummarize ko na lang itong nandito sa kontrata mga kaibigan, ano, kasi it's confidentiality. But anyway, gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, una sa lahat, pasubali lang, ano, kung gusto nyong kumuha talaga ng truck, no? Dapat doble nyo pa yung pagsisikap nyo at pagsisipag nyo sa pagtatrabaho, sa pagbiyahe, kasi lahat ng responsibilidad ay nakaatang na sa inyo. Hindi ko mo nakakuha ka ng truck, no? Isa yun na yung truck. Although, ikaw nga yung nakapangalan sa truck, sa papeles ng truck, at sa'yo nakapangalan yung truck, pero hindi pa ikaw yung lehitimong nagmamay-ari ng truck hanggat hindi mo nababayaran yung term, yung nasa kontrata na nakalagay. Kasi nung binasa ko ang kontrata mga kaibigan, is lahat ng nandito is in favor, ha? In favor sa lease company, yung financial company. Ayun mga kaibigan. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong kumuha. Lahat ng tao may pangarap. Ang sa akin lang, gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang pagkuha ng sariling truck ay napakalaking obligasyon. Ayan mga kaibigan, no? Napirmahan ko na lahat ng dapat kong pirmahin dito sa kontratang ito. Bali, nakuha ko ang kontratang ito via sa mga truck stop nung kinontak ako nung list manager, yung list company, yung lessor, kung saan sila yung nagpapautang. Tinanong nila kung saan nila pwedeng ipadala. Sabi ko naman, lagi ako sa kalsada, kaya maaari nilang ipadala sa mga truck stop, sa Flying J. Ayun, in-email nila sa akin yon at iprint-print ko naman at pinirmahan ko, and then ibinalik ko sa kanila yung kontrata via sa scanner apps na nasa aking cellphone. Kaya yan, ang schedule ng pickup natin sa truck mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, kapag lahat ay okay na, is nitong week na to or next week. Ayan. Kaya naman mga kaibigan, huwag sana kayong magsasawa, no, na magsubaybay sa YouTube channel nila kay. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa ating mga video. Alam nyo naman mga kaibigan, ako, sila kay, open book sa mga supporter at saka followers niya at saka mga viewers niya sa YouTube. Kaya ikinatopic natin ito kung how to be a owner operator step by step. Ayan mga kaibigan. Ang susunod nating topic regarding po sa pagiging owner operator is how to register your company or how to get your business number or business name. Ayan. Ah, mga kaibigan, for the meantime, gusto kong ipakita sa inyo, no, yung dambuhalang makina ng Peterbilt na dinadala natin. Ang lakas, kaya naman mga kaibigan, pag makita niyo yung mga truck dito sa Canada, ang lalaki, ang lalakas. Ayan, tara. Ayan. Kunin natin itong yung patatas ko. Mga kaibigan ha, pasubali lang, hindi ko ninakaw yan. Pinulot ko. Yun, maglagay tayo ng ano?
ng ano to, windshield washer. Ay, wala na tayong windshield washer. Matutuyo na yung windshield washer natin. Yan. Makina ng Peterbilt 579 na ito. Kita nyo, oh. Laki ng makina, ang linis. Wow! Ito yung ating lalagyan ng windshield. Ito, washer. Pusing muna natin ito. Yun. Yun una. Yan. Balik tayo mamaya dyan kasi maglalagay pa tayo ng ano. Maglalagay pa tayo ng para doon sa def natin. Dito. Ito, differential. Yan. Yun. Huwag lahat. Lagay ko muna sarili ko sa off-duty. Chains. Off-duty. Yun. Yan. Yan, mga kaibigan. Lagyan natin ng washer fluid. Fluid. Yan. Ikasa. Ah, mga kaibigan, siguraduhin nyo kapag maglagay kayo ng washer fluid, no? Siguraduhin nyo, mga kaibigan, na pag linagyan nyo o nag-replug kayo ng washer fluid, doon talaga sa pang-washer fluid. Baka may lagay nyo sa iba ay malaking aberya yon. Ayan. Oops. Ayan. Maubusan na eh. Nakita nyo naman, parang tuyon-tuyo na. Walang-wala ng laman. Malamig, sakit sa tenga. Yun. Yan. Yan. Ito. Ay, mga kaibigan, kung makikita nyo ang makina niya, nakalagay ah, Packard ah. Pagka ganyan na may sign ng Packard, original ng mga makina ng mga Peterbilt yan. O, ito, ito yung kanyang ano, coolant. Yan. Alaki oh. Alaki ng makina. Wow. Panalo. Yan. Ayan, ito yung kanyang ano, ito yung ito, mga kaibigan, yung kanyang engine oil. Kapag ka umaga, check nyo ito. Yan, tanggalin nyo, check nyo. Ito yung kanyang washer, windshield washer, windshield fluid. Yan ang repilan, yung sa pula doon, ikutan natin sa kabila. Yan, ikutan natin sa kabila. Ang isang ito ay coolant. Kapag ka, ayun ang pangalan niya, kapag mag-refill kayo ng coolant, mga kaibigan, mayroon siyang ano, pasukin natin para makita natin. Ayan ha, coolant pool minimum. So dapat hindi ka sosobra o hindi ka lalagpas sa coolant pool. Dapat yan, mga ganyan lang, tamang-tama. Kasi mayroon siya talagang specific na ano, na label na ilagay mo. Kita mo, mga kaibigan, kita nyo, bagong-bagong makina ng truck. Wow! Oh, wala man lang kaliklik. Analo tong truck ni Boss Rela, no? Analo tong truck ni Kalakian. Wow! Hindi tayo malulugi kung ganitong truck natin. Which is, linisin ko na rin.
Ito lang dito na rin lang naman tayo. Itong pangkuskus. Ayun o. Na-prusen yata kasi eh. Yun. Yun. Linisin natin. Yun. Yan. Akyatin ko pa sa taas. Tara. Linisin natin to. Tandaan din kayo kung saan kayo umi-step, mga kaibigan. Kasi baka mamaya eh, paistipan nyo yung mga makina dyan na sensitibo, yung mga matitigas lang ang hapakan nyo. Oh. Yeah. Pangit ng kanilang anos. Pang ano, may bakas pa. Yan, kung saan yung matigas tulad nito, pwede nyong apakan yan, pero alalay lang. Itong gulong, taka dito. Tawag sa wala. Yun, mga kaibigan. Hup yan. Akyat tayo. Yan, gulong. Yan, yan, gulong. Oh, yan. Yun, dito tayo dyan. Yan. Hup yan. Yun. Yan. Tapos sarado natin. Lagyan natin yung def. Yung def natin, tulak-tulak natin yan. Oops. Yung pala, may technique, no? Bago natin tuloy yung may sarado, ito. Yan. Kita nyo yan? Kapag bumaba, hindi mo may sarado kasi tatama yung parang bakal yan. Yan, ganyan mo. Tapos natin. Yan, kita nyo ha. Yan. Oh. Yan. Saka natin tulak. Oop, yun. Yun. Peterbilt. Yun. Nalo. Huwag natin kakalimutang sarado. Yun. Sa kabila. Ayun. Yun. And then sabay na rin nating linisin yung ating ano, ilaw. Kasi gagabihin tayo, tiyak niyan sa mag-drive. Yan, mas malinis. Lahat linisin. Yan, mga kaibigan, tandaan nyo, kung itong mga dahilan lang upang makaiwas sa aksidente, maliwanag sa gabi, ay I'm not gonna take chance for those. Sabay na natin itong pangalan ng Peterbilt. Malinis, oh. Oh, Peterbilt. Tangkita. Ayun, mga kaibigan. Ayan yung resibo. Sunod natin kargahan yung def. Differential. Ayan. Lamig. Card husky. Yun. Lagi kang nagpipil. Yun. Magat. Yan. Tapos def. Sa def tayo. Yan. Ito kanilang def. Para sa kanyang differential, pindutin natin yung exhaust fluid. There you go.
Yun. Akyatin muna natin itong ating napakulong ano? Pansit Canton. Hindi pa ako makakain din eh. Ayun mga kaibigan, hindi pa ako kumakain. Yun. Pansit Canton na lang kakainin ko. Hindi na ako magsasayang ng kanin. Baka sakaling maya-maya makauwi na ako sa bahay din. Nakakain sa bahay ng ano, kanin. Ito ang buhay ng truck driver mga kaibigan. Mag-isa lang naman tayo sa truck eh. Which is, this is the reality. Sabi nga nila, nakalimutan ni Mrs. naglagay ng ano. Yun o, binayo o. Tamang-tama to habang nagpapagas ako. Pagbalik ko rito, meron akong kakainin muna. Hindi ko nilalagay yung mantika. Makorestirol yan eh. Panalo. Tapos, balikan na lang kita mamaya. Ipatong muna kita dito. Sana hindi kita makalimutan para hindi ka mahulog. Yun. Yan. Tapos, abante tayo para sa ating ano, thriller. Oh. Yan. Alam mo, dito ka muna. Sa loob. Yan. Yun. Once again, insert natin yung ating mga card. Baka muna. Kalahati na rin eh. Ayun. Malapit na. Whoop. Yun. Puno na. Saan? Yun. Ang resibo, kating kakalimutan. Lakay, Pinoy Tracker.